Savannah's POV. Buong araw sa trabaho, nasa pintuan lang ng restaurant ang mga mata ko. Nagbabaka sakaling bumalik si Lucas at baka pag-usap na kaming dalawa. Table for nine. Tinanggap ko ang binigay sa akin ni Chef. Normal naman akong naglalakad tungo sa table kung saan ko dapat ilalapag ang order. Pero hindi ko inaasahan na biglang tumayo ang babaeng nasa table 8. Dahilan para mabitawan ko ang dalang tray. Bumagsak ang dalawang baso. Dahilan para gumawa to ng malakas sa tunog. What have you done with my dress? Singhal agad ng babae dahil natapunan pala ng sabay ang nasa harapan ng damit niya. Lahat ng tao napatingin sa amin. Sorry po talaga, hindi ko po kasi kayo napansin at tumayo kaya ayan tuloy. Kinuha konti shot pinunas sa damit niya, pero agad naman niya akong tinulak. There is a disgust in her face while looking over me. So are you saying na mas kasalanan ko pa? Natatanga-tanga ka? Ano yan, agad kong inilingan. May sasabihin pa sana ako pero lumapit sa amin ang manager at agad akong hinila palayo. I'm sorry po talaga ma'am, wala lang po talaga sa tamang tulog ang isang trabahador namin kaya naman naging tanga sa oras ng trabaho. Don't worry po, hindi na po ito mauulit. Mahinahong sa amin ito sa babae. Tumingin sa akin ang manager, nanilisik ang mga mata. Hindi na talaga mauulit, dahil hindi na kami babalik. Dinampot ng babae ang bag niya at mabilis naglakad palabas ng restaurant kasama ang mga kaibigan nito. I closed my eyes because of frustration. Ikaw na babae ka? Wala ka na ba talagang magagawang tama, ha? Alam mo, punuta talaga ako sa kayabagalan mo. Linisin mo yan dahil ito na ang huling araw mo. Nagulat ako sa sinabi ng manager. Teka po, hindi pwede. Wala na po ako ibang trabaho, please po. Inawakan ko ang braso nito pero agad niya rin naman akong tinulak dahilan para bumagsak ako sa sahig. Agad tong tumalikod na walang sabi tsaka bumalik ulit daladala ang bag ko. Umuwi ka na, walang silbi. Nanubig ang mga mata ko nang iayos ang gamit ko. Lahat ng tao nakatingin sa akin, may awa sa mga mata pero ang iba naman natatawa. Pinanasan ko ang luha ko bago kinuha ang mga basag na pirasa ng baso. Di ko ininda ang sakit na nararamdaman dahil nasugatan ako nito. Nang maayos ang lahat, nakayoko kong hinaba ng apron at cap ng restaurant. I was about to walk out but suddenly, a flash news report stopped me. Napatingil ako na makita ang TV ng restaurant namin. Lahat ng tao rin napangat ng tingin. Flash report, magandang umaga sa lahat. Makikita ngayon sa likod ko ang biglang nagkakagulong mga matining na konsonante sa loob ng Board of Conference Center ng Interpress Company o mas kilalang Centellian Company. Bigla na lang kasing nagpatawag ng media ang may-ari nito dahil gusto nitong ibalita sa lahat. Matatandaan na kagagaling lang nito sa Italy at divorce, ari ng babaeng reporter. Mabilis ang pagtibok ng puso ko dahil sa narinig. Makikita rin sa camera si Lucas na naghahanda para sa sasabihin niya. Kinagat ko ang sariling ibabang labi dahil kahit sa TV, umuos mo ang pagkagwapo niyang lalaki. As you can see, pinatawag ko na kayo lahat para sabihin na totoo, gaya lang na nakagustuhan ng mga tao. People in social media won't stop talking about me and my former wife, so here I am today. I will answer everything one by one. Seryoso niyang sabi. Ilinig pa maraming flash ng camera doon sa loob ng hall. 6 years ago, my father suddenly arranged a marriage for me and Alexis. And we are both guilty of not being loyal with his marriage. We both don't like this to the point that we have our own business and personal things. We're living in one roof but we are seldom of seeing each other. I filed a divorce after 1 year and go back here in the Philippines even though Alexis still did not sign the divorce paper. Lahat ng mga tao, nagbulong-bulungan. Ang ilan di talaga makapaniwala. Nakita ko ang YouTube channel ni Alexis dati. Kinukwento niya roon kung gaano kaganda ang buhay niya kasamang kanyang asawa. Even though Lucas is not in her YouTube but still kapag di mo alam ang lahat, iisipin mo swerte siya. Well, the truth is, I met a woman. Mahina tong tumawa. Nakikitang kasiyahan sa mga mata dahil doon kumabog ng malakas ang puso ko. She is a pure Filipina. She is a responsible daughter and I could remember how she worked hard for her family. She is something pure and innocent woman I've ever met in my entire life. But I was so selfish back then. I manipulated her and even fooled her if believing that we are really married. I kept her for almost a year because of also personal reason. Naging duwag ako kaya ko yun ginawa.
Natatakot na baka paghintayin ko pa siya, wala na akong pag-asa. But after 1 month, I am now single man again. I'm not married to someone finally. But baby, if you are watching, bigla tong tumingin sa camera. Ang ilang tao sa loob, nagsisigawan ng malakas. Halatang kilig na kilig. Habang ako'y nanginginig ang labi at katawan. It feels like he was talking to me now. Ang hot niya. Kinapa akong saring dibdib para ito pakalmahin. Mamaya ka nalang lumanding, puso ka. Magpakahinga ka muna. We met again yesterday but it seems like you don't care about me at all. I wanted to say sorry. Sorry for everything. Kagaya ng pangako ko, ito na ako. Bumabalik at malaya para sa'yo. Tuloy ang sumigaw ng malakas sa mga tao. Kahit ang manager na bakla, sumisigaw na. Visit siya. Pagkatapos akong alisin, kikiligin sa story namin ni Lucas. Savannah, Sarah Miranda. Namilog ang mata ko dahil sa narinig. Sinabi ni Lucas ang buong pangalan ko. Tinakpan ko ang bunganga na lumabas sa mga luha sa aking mga mata. I miss that. Namiss ko ang pangalan ko mula sa labi niya. Meeting you was the best times in my life. You showed me and made me feel something I never felt before. You truly made me fall in love with you without even trying. You're something that has been engraved in my soul. I wanted to thank you for giving me a strength and a hope. Your smile is like a glaring sun in paradise that's making me want to live forever with it. I love you so much, baby. Is he for real? Sinasabi niya to sa live TV. Live! Lahat ng tao sa loob ng restaurant nakatingin sa akin. Lumunok ako na mariin bago lumabas ng restaurant. Hindi ko na narinig ang mga sinabi pa ni Lucas. Lutang akong naglalakad sa gitna ng daan, pero napatunod ako na marinig ang malakas na busina. Girl, pasok na, we need to go. Sigaw ng pamilyar na tinig. Bumaling ako ng tingin at nakita si Jade. Gumuhit ang ngiti sa aking labi. Mabilis akong pumasok ng sasakyan niya. I was about to say something na gusto kong ihatin niya ako sa kumpanya ni Lucas, but she shot me. Ah, I know. Where? Miss Preggy? Calm down. Kumindat siya sa akin. Huminga ako ng malalim at inayos ang sarili. Tinanggalantanin ng buhok ko at mabilis itong sinuklay. I also put a light tint on my lips and cheeks. Ready? Tanong ni Jade sa akin nang itigil ang sasakyan. Sumilip pa ako sa labas ng bintana bago mumaling sa kanya sa bingiti ng malapad. Thank you. Ngumuso siya bago ko hinila ng mayakap na mahigpit. You deserve the world and you shown it. Sabi niya bago lumabas at umikot para pagbuksan ako. Sabay kaming pumasok sa entrance ng kumpanya. I know you will come. Nakita ko si Vincent at napangiti ako dahil sa sinabi niya. Ngumiti si Jade sa kanya at hindi na nagpaligoy pa. Nasaan ang boss mo? Kailangan namin mag-usap itong kaibigan ko? Tanong niya kay Vincent. Yumuko na naman ang lalaki bago kami giniya patungo sa isang silid. Good luck! Pumalakpak pa si Jade nang pumasok kami sa hall. Bumungad agad sa amin ang maraming reporters at kamera na nakafocus lamang kay Lucas. Halos matunaw rin ang katawan ko habang nakatingin lang sa kanya. Seryoso ang mga mata nitong nakatingin sa mga kamera sa harapan niya. May munting ngiti sa kanyang labi katulad kanina. I was walking down the aisle through him. Ilang segundo pa bumaba ang tingin niya sa akin. Savannah's POV. Love, ang sabi nila it makes the world move around. Somewhere out there, meron daw someone na nakatadhana para sa'yo. Yung tipong kinakabahan at nanginginig ka kapag kaharap o kasama mo siya. Yun daw ang sign na kayong dalawa talaga. Pero para sa akin, hindi love yun. It was a trigger and warning from your inner self na hindi pwede sa yung taong yun. Kasi pag kayo talaga, dapat panatag yung nararamdaman mo pag malapit siya. You're not supposed to be crazy in love. You are supposed to be at peace and heal in love. Because love is home. Love is quiescency. That's why I'm feeling at this moment. Wala sa sariling bulong ko na umakit sa stage patungo kay Lucas. He was looking at me, not cold and lifeless. You're feeling what? There is amusement in his brown eyes. Inawakan niyang dalawa kong mga kamay nang mas makalapit ako sa kanya. I'm feeling like this is the right time for us. Gumiti ako sa ginawa niya sa akin. Tila wala kaming pakialam kahit maraming reporters at kamera sa buong paligid. We don't mind something but only our world. I am sorry for choosing to hurt you. I'm sorry for loving you in the dark. But baby, I am now here, ready and free for you.
He wrapped his right arm around my waist and pressed our bodies even more close. Mukha ba ang mukha niya sa aking leeg, kaya naman ramdam ko ang hininga niya. Doon, please give me another chance. Umangat siya ng tingin at pinagtitigan ako sa mga mata. I will make sure you won't regret it. Sabay halik niya sa aking kamay. Tumitibok ang puso ko ng mabilis, di dahil kinakabahan ako o napapraning, kundi dahil sa saya. Ngayon na ako nakaramdam ng ganitong kasiyahan sa buong buhay ko. Totoo ba to? Hindi ba to panaginip? Baby, I did it. I am now free. Ulit niya. Kinagat ko ibabang labi. Dahan-dahang hinaplos ang kanyang pisngi. Hinawakan niya rin ang kamay kong nasa pisngi niya. Talaga? Are you available for me? Pwede na tayo? Ako nga dapat ang magtanong yan sa'yo eh. Pwede na ba kitang gawing opisyal na asawa ko ngayon? Pwede na ba? Hindi ka nagalit? Napatingin lang ako sa mga mata niya. Ang tuwid niya namang magtagalog, halatang nagmememorize siya. Hilam akong tumawa sa nasa isip ko. Ang sabi ko, diba, gawin mo? Wala akong sinabing galit ako sa'yo. Gumuhit ang malapad ng ngiti sa aking labi hanggang sa hindi ko na napigilan pa ang sarili. I quickly hugged him, tight as I can. I miss you so much. I love you. I sobbed like a baby inside his strong arms. Maigpit niya rin akong niyakap at tinilikan sa noo ng ilang beses. Tinig ko ang malakas na hiyaw at palakpak ng mga tao sa amin. I love you more, baby. Aniya nang umangat ako ng tingin. I smiled and closed my eyes as his face slowly moved closer on me. Dito magal naramdaman kong naglapat na ang malalambot niyang labi sa akin. I closed my eyes and feel his kiss. Pinabilag ko ang mga braso sa kanyang leeg. Malawak ang ngiti namin sa isa't isa nang tumigil na. Will you be mine and I will be yours? He asked. Of course, I am yours and you are mine. So this is what love looks like, aniya. Nakasalikop pang aming mga daliri nang pumasok sa loob ng bahay nila. After the day, bigla na lang ako sinundo ni Lucas sa unit ni Jade. Sinabing gusto ko makilala ng parents niya. Di nga ako makapaniwala dahil first of all, alam ko mukhang malabo na sila ang ama niya, kaya medyo closer na ng stepmother niya, but it is happening now. Ayoko naman talagang makipagkita kay dad, pero iniisip ko rin na mas mabuti, makilala mo rin siya at makilala ka nila. Sabi niya habang naglalakad kami sa pasilyo. That makes my heart soften. I walk bravely like a very professional woman, even though my inner self is shaking inside. Ang ganda pa naman ng bahay. It was full of real diamonds and luxurious furnitures. May mga bulaklak ding nakaukit sa panda ng bahay hanggang kisame. Parang royal house tulad sa ibang bansa. Your parents are waiting, my lord. Magalang na sabi ng isang lalaki nasa labas ng pinto ng kusina. Isang tango lang sinagot ni Lucas sa kanya bago pinisil ang kamay kong hawak niya. You ready? He asked as I bring down my hands from him. Ngumiti ako. Pinulupot ang kamay sa kanyang braso bago ngumiti. For you, I said as I give him a quick kiss in his cheek. Kasabay noon ang pagbukas sa malaking pintuan. Lumunok ako ng mariin. Inihanda ang sariling salubungin ng mga magulang niya. Hello, honeys. Bungad na boses na isang babae. Malawak ang ngiti sa kanyang labi at naglalakad patungo sa amin. Good evening, mama. Lucas kissed her hands and hugged her. Kita sa mata ng magandang babae ang galak dahil sa inasal ng bata. Meet my girlfriend, Savannah. She is my everything. Napatingin din sa akin ang babae. Ngumiti ako at yumuko ng mabilis, tsaka umangat ulit ng tingin. Meraviglioso, meraviglioso, say the vero una belleza, mia cara. Ani at mabilis akong niyakap. Di ko naintindihan pero sigurado ko, masaya siya at nagagalak akong makilala. E de vero bella avisante, shamifa in amor, delay ancora di più, il suo sorriso e la sua gentilezza sono sufficiente per far sentire la miria, giornata come casa. She is indeed beautiful and charming, that makes me fall for her even more. Her smile and kindness is enough to make my day feels like home. Pinandilatan ko ng mata si Lucas, alam kong gets niya ang ibig kong sabihin, kahit di ko siya maintindihan. Mahina siyang tumawa, pinagigilan ang aking mga pisngi. You made it, son. Lahat kami natigil nang marinig ang isang malaking tinig ng lalaki. Tumingin ako sa likod ni tita at doon ko nakita ang ama ni Lucas.
My lips parted as I looked at him. He was indeed a good-looking man, as expected. Half Filipino din ang dani ni Lucas, pero di halata. He looks like the old version of old Lucas. Napangiti ako sa naisip. Talagang ama niya nga ang isang ito. Matipuno rin ang katawan. Gwapo rin. He looks so powerful, just like his son. For my love, Dad, sabi ni Lucas at tipid na niyakap ang ama. There is an awkwardness with this dude that makes them cute. Hi, sir. I'm Sarah Savannah Miranda. I'm happy to finally offer my hand for a shake. Napatingin sa Donna ilang minuto bago tinanggap. E un piacere per me sina requesta. Sere con mio follow. E con la sua futura moglie. Grazie per aver tolato. Viver per sempre. It is my pleasure to dine this night with my son and with his future wife. Thank you for making him leave for good. Ngiti na lang sinagot ko, kahit wala ko ideya kung anong sinabi nito. We all dine in one table. What did you do for a living, Savannah? Tanong ni tita. Pagtapos uminom ng wine. Pero nasan ko gilid ng labi bago sumagot. I am a journalist, a newbie. Oh, so you like papers. Would you mind if I make you a CEO of my magazine and news company? She asked that makes me still. Para natameme ako dahil sa narinig at di makagalaw. Mama, do not shot her like that. I don't want her to handle such a big thing that can come her busy. We cannot even have our love time if that happens. Mas lalo akong di nakagalaw dahil sa sinabi ni Lucas. Hinampas kong hita niya na hindi halata ng lahat. Mahinang tumawa ang ginang. I'm sorry. I just really believe that you can do that. Inayos ito ulit ang kanyang sarili. Ang kapatid namang babae ni Lucas na 11 years old, ngumiti sa akin ng malapad. When I grow up, I will marry you. Shit! Napawi ang ngiti sa aking labi dahil sa sinabi ng bata. Napatawa lalo si tita at tito. No, little bro, you can't because I will marry her first. Asar ni Lucas sa kapatid. Ngumuso ang kapatid. Masamang tinignan si Lucas. I hate you so much, kuya. Why all pretty girls like you and not me? Daddy and mommy said I'm more handsome than you are. Umiwas na ng tingin at nakangusong kumain. He looked so cute and handsome. Kamukha ni Lucas pero may halong mukha ni tita. Halatang iisang ama lamang ang pinanggalingan. Are you enjoying the meal? You look bothered, young lady. Usisa pa ni tito. Napansin niya sigurong napatigil to. Ay, nag-iisip lang po kung bakit ang gwapo ng mga lahi ninyo. Kaingit talaga eh. Savannah's POV. Good night. And I'm looking forward to see both of you again. Paalam ni tita na lumabas kami ni Lucas mula sa pintuan ng mansyon. Mabait naman pala mga magulang ni Lucas kahit medyo nakakailang sa una at saka halatang may pakialam si tito sa anak niya. Kaso ibang nakikita ni Lucas. Feeling better? Na nakausap mo ang daddy mo at stepmother mo? Tanong ko habang masaya kaming naglalakad. Nakasali ko pa mga kamay. He looked at me and smiled softly. Yeah. I'm feeling better because of you. I could still remember how I promised my father that I won't come back here, but because of you and for you, I would cross the line. Tumigil siya sa paglalakad pagtapos yun sabihin. Kunot-noon naman akong napatingin. Sa kanya, tumigil din. He take my both hands and slowly kissed it. Uminit ang pisi ko dahil sa ginawa niya at di mapigilang mapakagat ng sariling ibabang labi. Ano ba ang trip ng lalaking to? Kanina pang panayhalik sa mga kamay ko. I could feel how my color black eyes glint while I am staring straight at him. I won't stop worshipping these hands. Mahina akong tumawa dahil sa sinabi niya bago binawi ang kamay ko. Nauna ako maglakad kaya't narinig ko ang pagsingap niya. Nagulat siya nang dahil sa ginawa kong kunwaring pag-irap. Mas mabuting umuwi tayo bago matuloy yung worship-worship na nalalaman. Pagsungit ko at lihim na napangiti habang di siya nakatingin. Narinig ko rin mahina siyang tumawa. I will worship everything you have tonight. So you better be ready, babe. Ano yung dahilan para tumigil ako at bumali ng tingin sa kanya? Nakita ko may kaunong isi siya sa kanyang mukha bago biglang tumakbo tungo sa akin. My eyes widened and pissed him more. Tumakbo rin ako sa pasilo tungo sa labas ng bahay. He was chasing me and at some point of this moment, I felt alive and vivid. Umabot kami patungo sa parking lot bago ko naramdaman ang malalakas niyang brasong pumupulupot sa bewang ko. Gotcha! He buried his face on my neck that makes me laugh out loud and moan softly. Ramdam ko ang hininga niya at ilong doon. Inikot niya pa ako sa hangin.
habang nakatalikod ako sa kanya. Kung may makakakita lang sa amin, talagang iisipin na sisiraan na kami ng bait. I have another place to show you. Are you ready? He asked when he put me back on the ground. Wala akong nagawa kundi tumango dahil mabilis na rin naman akong hinila patungo sa loob ng sasakyan. You better be joking. Sabi ko dahil tumigil ang sasakyan, tinanggal niya ang korbata niya at ipiniring sa mga mata ko. Just be it, babe. Ramdam ko ang kamay niyang gumigiya sa bawat hakbang ko. Basta, ang huli kong natatandaan, pumatong ang mga paa ko sa parang yate. Nang maramdaman kong hinubad niya ang korbata mula sa aking mga mata. Mabilis ko kagad nilibot ang paningin sa buong paligid. My lips parted because of so much awe. Di ko inakala na itong madadatan ko. Ang ganda! Kumukutitap ang mga light sa buong paligid. It was like all a golden team. Punong-puno ng umiilaw na kulay gintong bumbilyang paligid. May mga shower lights din na bumabalat sa buong yate. Napatakip ako sa bunganga dahil sa nakita. Lumapit sa mga nakadikit na larawan ko at namin ni Lucas sa pasilo ng diving area. Ang ganda! Sino nakaisip? Di na ituloy ang tatanong ko dahil bumaling ako ng tingin kay Lucas nang nakita ko siyang nakaluhod ng isang paa, hawak ang isang box ng singsing. He slowly opened it and there, nakita kong kumikintab na diamond ring pero pink ang kulay nito. Kinagat ko ibabang labi habang dinadala ko ng aking mga paa kung saan si Lucas. I could feel how my body tense and my palms sweating to death. This time this is real and no one can stop us. You have made me the luckiest man in this world to have you, babe. I wanted to ask you again to marry me, legally. May ngiti sa kanyang labi at may halong emosyon. Ramdam ko ang pag-iinit ng mata ko bago ko tumakbo patungo sa kanya. Yes, I will. Masaya kong sagot at niyakap siya na mahigpit. Abot langit ang aming ngiti nang pinasot niya na ang singsing. It fits perfectly. Masaya ang buong gabi dahil sa sandaling iyon. It was fast just like the wind until I found myself gasping on air while kissing him tenderly. Binuksan niyang pintuan ng isang kwarto sa loob ng yate pero hindi ko pa rin pinuputol ang aming mga labi. Pinabilog ko ang braso sa leeg niya nang bumaba ang kanyang labi sa aking panga at tenga. Lucas, I cannot help but moan in so much pleasure. I miss this so much and I cannot lie but I love this and I want more of his touch. Tell me you want this too, he whispered using his dark baritone voice. Di pa agad ako nakasagot nang ilapag niya ako paupo sa mesa bago iparte ang dalawang hita ko. He even positioned himself between it. Walang ibang tao rito sa yate kundi kaming dalawa lang kaya malay namin magagawa ang mga bagay na to. Answer me. Ramdam ko ang panggigil niya habang naglalakbay ang mga kamay niya sa buong katawan ko. Pababa sa pagitan ng aking hita. Scam! Ang lahat ng sasabihin niya na magiging marahan siya. Pero sa umaga hindi ka na makakalakad ng maayos. Lalaspagin ka talaga ng lalaking to. I'm coming. Di ko na mapigilan ko anong namumuo sa puson ko hanggang lumabas na nga ito. Lucas swallowed it and I could also taste when he kissed me in the lips again. Tired already? It was just a lick. Natatawa niyang sabi. Masama ko siyang tinignan nang buhatin niya ako tungo sa kama. Ayusin ang kumakalat kong buhok sa mukha. Ikaw ba naman? Tsaka magdahan-dahan ka nga. Magugulat ang bata sa loob ko. Inirapan ko to at nakita ko rin ang pagsasakatuparan sa kanyang mga mata. Buo ba ang paningin niya sa tiyan kong may kaunting umbok? Hello there, baby. Don't worry. I will be gentle next time. Aniya. Mahina akong tumawa bago hinampas ng mahina ang kanyang braso. He bit his lower lip as he moved his face closer. Inangkin niya ulit ang labi ko. Bumukas ang ngiti sa kanyang labi nang humiga kami sa kama. Isang buwan at isang linggo na kasi mula nang ginawa namin to. Naninibago ulit ako. Bakit kasi kailan pa niyang maging malaki? Napangiti ako dahil doon. Forgive daddy but I want your mommy, my little man. We'll say hello right there. Kausap niya na parang tanga sa harap ng tiyan ko bago umangat ng tingin sa akin. I love you, he whispered. Gumiti ako at niyakap siya na mahigpit. I feel so safe whenever I'm with his arm and chest. It feels home. I love you more than you know, honey. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Lucas at Savannah. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.